It's Thursday mga ka-SFT and the reporting for truth continues. Simulan natin sa tukhang operations daw ng Social Security System o SSS against delinquent employers. Sa Pasig City, food packs ang sagot sa malnutrition, live streaming first before airing on GMA News TV. On behalf of Ato Maralyo, I'm Mav Gonzalez. Stand with us, stand for truth. From beautiful temples to scenic views. Nasa South Korea yan. At syempre, this is the place where you can relive your favorite K-drama moments. Gusto mo rin bang marating ang South Korea? May good news dahil the Korean government is working on steps para mabigyan ng visa-free program ang Filipinos. Unfortunately, isa ang visa sa number one challenge sa pagpunta sa Korea dahil hindi basta-basta ang pagkuha nito. Si Ninya, isa sa mga kinaina ng sistema dahil isa siyang certified army mom o fan ng K-pop group na BTS. At dahil idol na idol niya ang boy band, syempre gusto niya ring makarating sa Korea. So we're planning to go to Korea this December. So nag-apply kami October 15, 2019 and makukuha namin yung passport nila sa December 17, 2019. Gano'ng katagal yun? Parang 45 days. Dati nang nakakuha ng visa si Ninya at noon daw ay 5 days lang ang processing nito. 3 days before our flight pa lang namin makukuha yung passport nila. So ako ngayon medyo hindi ako nakaka-relax. Medyo stressful on my side kasi baka may isa sa kanilang hindi ma-approve. Kung dati kailangan mong pumila sa Korean Embassy sa Taguig, ngayon pwede ka nang dumiretso sa mga accredited travel agencies. Daan-daan ang tinatanggap na Korean visa application ng travel agency na ito. Medyo mahirap po ngayon, matagal ang proseso ng Korean visa. Ang dapat ay 5 araw lang na processing, ngayon 30 to 45 days na ang standard. Kaya heto ang nakikitang solution ng Korean government dito. With hope for, in the near future, we can have a free visa policy between Korea and the Philippines. Ito ang isa sa mga exciting na pahayag ng Korean government in Busan, South Korea. Pero as usual, may catch yan. So far, there are certain numbers of illegal Filipinos in Korea. That's why our basic policy is that if we witness the drastic decrease of illegal people, naturally you can have a free visa policy. But still, there are many illegal people. According to Ambassador Han, there are 15,000 undocumented Filipinos who are living or working in Korea, and that number is increasing. Ito muna ang ia-address para mabigyan ng visa-free privilege ang mga Pinoy. Also with your Department of Justice and also with the Korean Department of Justice, we'll try to control or to lower the number of illegal people so that eventually we can have a free visa policy in one day. He also promised to simplify the visa processing para mas maraming Pinoy ang mabigyan ng visa. Last year, less than 500,000 Pinoys visited Korea, while about 1.6 million Koreans visited the Philippines, according to the Tourism Department. Maganda nga siguro kung visa-free tayo sa Korea, pero sana naman magkaroon tayo ng disiplina. I'm Anthony Esguera, and I stand for truth. Ang mga nakakatakot na warning tungkol sa masamang epekto ng pagyoyosi tila wa-epek sa ilang kabataan. Base sa Philippine Global Youth Tobacco Survey, among 5,885 students aged 13 to 15 years old surveyed in 2015, 16.0 used tobacco products. Dito sa mga designated smoking area na napuntahan ko, may mga posters dito na nagpapakita o nagbibigay babala patungkol sa posibleng epekto ng pagsisigarilyo. Pero makikita natin yung ibang mga smokers dito, parang hindi nila gaanong binibigyan ng pansin ang mga poster na gaya nito. Dito, nakilala ko si Charles Villamin na nagsimulang manigarilyo noong estudyante pa lang siya. 18 ako nagsimula mag-yosi. At ngayong nagtatrabaho na siya, mas lalo para lumakas ang pag-yosi niya. Well, sa akin kasi nagtatrabaho sa call center. So, parang pag nag-yosi ako, nagtutulungan yung stress ko. Parang kadabog ako sa usok is parang gumagaan pakiramdam ko.
Ayon sa World Health Organization, approximately 10 Filipinos die every hour due to tobacco-related disease. Kaya para maiiwas ang mga kabataan sa bisyong ito, inihain ni Congressman Lawrence Fortun ang House Bill No. 108, ang bill na naglalayong taasan ang legal age for smoking from 18 to 21 years old. Mas importante na itaas pa yung age para mas sigurado na ang decision-making process niya, especially in terms of tobacco smoking, ay mas mature. Kasama rin daw sa panukalang ito ang mga e-cigarette users. Sang-ayon naman ng ilang mga smokers sa bill na ito. Mas maganda talaga yung 21 kapataas para yung baga mo, hindi masyado na kasi malakas na yung baga mo noon pag medyo may edad ka na. Siguro sa akin, pabor yun kasi lalo na sa mga panahon ngayon, mga millennials or mga Z generation na yan, kahit saan sila nakakapag-yosi sa mga public or private areas. Malayo pa man bago maipatupad ang panukalang ito, inaasahang makatutulong ito para mailayo ang mga kabataan sa nakamamatay na bisyo gaya na lang ng paninigarilyo. I am Bea Dokyogen and I stand for truth. Problema pa rin sa buong bansa ang malnutrisyon, lalong-lalo na sa mga bata. In Pasig City, they launched a food pack program that aims to help these children. Ano kayang laman ng food pack? Yan ang inalam ni Anthony Esguera. Payat ang grade 1 pupil na si Altea. Sa edad na 6 na taon, 14 kilos lang ang kanyang timbang. Pang 3-year-old lang ang timbang na yan. Payat po siya. Hindi po akma sa edad niya yung kanyang timbang. 20 kilos daw ang dapat na timbang ni Altea. Kabilang si Altea sa tinatawag na wasted o yung may sapat na tangkad pero kinabos ng timbang. Inilunsad ngayong araw ang Family Food Pack Program ng Pasig City at mismong si Mayor Vico Soto ang nanguna rito. Ang nutrisyon po ay pundasyon ng kalusugan ng mga bata at ito rin po yung magiging susi upang makamit niya ang tunay na potensyal niya. Kung gusto natin makamit ng mga bata, marating niya kung marating nila ang kanilang buong talino, buong kakayahan bilang mga tao, kailangan po pinapantayan natin na maigit kung anong kinakain nila, yung tamang nutrisyon. 18,000 ang beneficiary ng program sa 28 na barangay ng Pasig. Sa bilang na yan, mahigit 7,000 ang undernourished na naka-enroll sa Tsibog Pampalusog Program ng DepEd. Ito yung ipinamimigay na food pack ng City Government ng Pasig. Meron itong 2 kilong bigas, 2 can ng sardinas o yung minsan naman ay corned beef, merong mantika at meron din 2 pack ng instant noodles para ito sa mga beneficiary ng program. Vitamin A and iodine daw ang pangunahing makukuha ng mga bata sa pack. Lahat po iyon ay fortified food products. Meaning ito po yung mga produkto na nilahukan or nilagyan po ng additional na vitamins and minerals. Malalaman po natin yung mga produkto pag nakita po natin yung sangkap Pinoy Seal. Aminado ang Nutrition Council ng Pasig na hindi sapat ito dahil ito ay pandagdag lamang sa nutritional needs ng mga pamilya. Matatanggap nila ang isang food pack per week for 12 weeks pero may requirement. Kailangan po yung bata palaging tumapasok sa eskwela. Dapat sisikapin nila kailangan within 2 weeks na umabsent yung bata na walang dahilan, pwede po silang matanggal sa listahan. Maraming salamat sa pagkain na binigay ng sa pag-araw-araw na pagkain. Kumain po sila ng maayos, saka pakainin po ng maraming gulay. Lahat na kakainin niya kailangan po kumain sa sustansya. Mula dito sa Pasig City, I'm Anthony Esguera and we... The social security system is created to ensure the future of people belonging to the working class. Pero may mga pasaway na employer na hindi raw sumusunod sa sistema, kaya tinukhang di umano ng SSS? MJ Jeronimo finds out the truth. Wanted delinquent employers. Isang operasyon ang isinagawa ng Social Security System o SSS kasama ang Philippine National Police o PNP ngayong araw. Tinawag nila itong tukhang. Pwede ba kami makakot sa office? Isa-isa nilang pinuntahan ang 3 mga employer na iba-ibang atraso sa SSS contributions ng kanilang mga empleyado. They plan to serve their warrants of arrest. Tinawag nila itong tukhang dahil iniisa-isa nilang puntahan ang mga delinquent employer na may outstanding warrant of arrest. Isa na rito ang Busan Universal Rail Incorporated o BURI na dating maintenance provider ng MRT3. Pero pagdating sa inuupahang opisina, wala na doon ang kumpanya. Busan po.
Kaya nga po eh, wala rin ito eh. Ayon sa notice, lumipat na raw sila ng opisina. Andito ba yung usan? Dito pa rin sa nag-office? May office po sila dito pero hindi po sila na nag-office. Kailan may pumupunta dito? Panagbabayad lang po ng upa. So pumunta tayo doon sa building dito sa Makati na sinasabing pinaglipatan ng Busan Universal Rail Incorporated. Pero sinubukan natin kumatok at tumawag sa loob and as it turned out, mukhang walang tao dito. Sabi ng head ng SSS South Legal Department na si Attorney Berna Inakay, malaki ang atraso ng buri sa kanilang mga empleyado. Pero we are receiving a lot of complaints from former employees of Busan that they cannot avail of the benefits of the offered by the SSS. Their contributions were deducted since 2016 and these were not remitted to the SSS. So definitely, kung wala kayong hulog sa SSS, wala rin kayong benepisyo. Kinaltasan din daw ang mga empleyado sa kanilang salary loan from SSS pero wala rin na-remit ang kumpanya. Ang asawa ng dating empleyado ng buri na si Aling Salve, hindi niya tunay na pangalan, nagre-reklamo laban sa kumpanya. Natuklasan niya ho na hindi siya nahulugan ng SS contribution at sa ngayon ho yung loan na kinakaltas sa kanya, hindi rin nare-remit. More than 2,000 pesos daw ang kinakaltas noon sa kanyang asawa kada buwan kasama na ang loan nito. Dati naman ho mayroon, simula lang ho yung walang hulog sa kanya, 2017 ng May hanggang October. Sinampahan ng criminal case ang buri in violation of Section 22 of RA 1161 on non-remittance of contributions. 428 na empleyado ng buri ang apektado ng hindi pagre-remit ng kumpanya ng SSS contributions. Kaya ang kailangan na nilang bayaran sa SSS aabot sa 22 million pesos. Maaari raw makulong ang mga may ganitong violation ng 6 years and 1 day up to 12 years. Kaya babala ng SSS. The SSS will not stop running after delinquent and non-compliant employers. Non-compliant employers. Si Aling Salve hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Samantala, sinusubukan pa rin namin kuna ng pahayag ang Busan Universal Rail Incorporated. Entitled ang bawat empleyado sa mga benepisyo ng SSS. Kaya mahirap talaga para sa mga ito kung hindi naman pala napupunta sa tama ang kanilang pinagpagurang kita. I'm MJ Jeronimo and I stand for truth. 2 days before the weekend, kaya kapit lang mga ka-SFT. Join us again tomorrow. On behalf of Ato Maraglio, I'm Mav Gonzalez. Stand with us. Stand for truth.